ang yabang ng lalaking to. Nanggigigil na ako dito eh. Masasap ako ng pagmumukha ng lalaking yan. Konti na lang. Halos pabulong na sambit ni Gray habang nakatingin sa lalaking nagsasalita. Chill lang pre, nasa ibang lugar tayo. Hindi itong teritoryo mo. Natatawang sabi ni Mark. Nandito sila ngayon sa isang birthdayan kung saan kaibigan nila ang may kaarawan. Ang lalaking nagsasalita kung saan nayayabangan si Gray ay kaibigan ng celebrant. Ayos lang ba kayo dito? Tanong ni Melvin na siyang may birthday. Mabagal na tumangos si Gray. Oo, ayos lang naman kami dito. Tila nahihiyang kumamot sa kaniyang batok si Melvin. Pagpasensya niyo na tong bahay namin, masyadong maliit. Nahihiya ako sa inyo sa totoo lang, dahil kapag sa inyo may okasyon, komportable akong nakikikain sa inyo. Natatawang tinapik ni Gray ang balikat ni Melvin. Huwag kang ang ganyan, ayos lang kami dito. Komportable rin kami, okay? Hindi naman porke mayaman kami dapat ganyan ka na sa amin. Huwag kang mahiya. Alam ko balang araw ay yayaman ka rin dahil masipag at madiskarte kang tao. Napangiti naman si Melvin. Masaya dahil nagkaroon siya ng kaibigang katulad ni Gray na kahit mahirap lamang siya hindi ipinaramdam sa kanya ni Gray na iba siya. Bagkus ay mabait ito sa kanya kahit na sa totoo lang ay puro kalokohan si Gray. Sige, dito muna kayo ha. Aasikasuhin ko lang ibang bisita ko. Paalam ni Melvin kina Gray at Mark. Oh, ano? Kalmado ka na ba? Huwag kang gagawa ng gulo dito dahil baka hindi tayo makalabas ng buhay. Mahirap na. Sabi pa ni Mark sabay tapik sa balikat ni Gray. Asar na ngumisi si Gray. Hindi. Nababans talaga ako sa lalaking yan. Ang yabang. Akala mo kung sinong mayaman. Eh baka nga wala pa sa 1/4 ang yaman ko sa kanya. Bad trip. Natawa na lang si Mark. Talagang pinakalman niya si Gray dahil mahilig ito sa gulo. Mahilig makipag-away si Gray dahil madalas na hindi nito nakokontrol ang kaniyang emosyon. Kaya palagi silang napapaaway ng dahil sa pagiging pikunin at madaling maasar ng pag-uugali ni Gray. Hayaan mo na. Ang importante ay paamo lang ang pagmumukha niya. Wala siya sa itsura mo, pati na sa yaman mo, okay? Kesa magalit ka dyan, uminom na lang tayo at magpakasay sa birthday ni Melvin. Kalmadong sabi ni Mark sabay kuha ng bote ng alak. Inis na ininom ni Gray ang alak na hawak niya. Pagkatapos ay nagkalikot na siya ng kanyang cellphone. Dahil abala si Melvin sa pakikipag-usap sa iba pa niyang bisita, hindi niya masyadong napupuntahan ang pwesto ni na Gray kaya naman naisipan ni Gray na tumambay muna sa kanyang sasakyan at damhin ang sariwang hangin. Nasa ilang minuto pa lang si Gray na nakatambay sa kanyang sasakyan nang puntahan siya ng lalaking kinaiinisan niya. Seryoso ang mukha niyang tumingin sa lalaki habang ito naman ay maangas na naglalakad patungo sa kanya. Alam mo pre, gusto lang sana kitang makausap. Mayabang nasambit nito sa kanya. Asar na ngumisi si Gray. At ano naman ang dapat nating pag-usapan? Mahalaga ba yan? Ngumiti ang lalaki. Oo, pansin ko kasi na kanina ka pa nakatingin sa akin. At makikita ko sa mukha mo ang pagkabanas. Na para bang naiirita ka sa akin? Bakit? Ano bang ginawa ko sa'yo na dapat kang mainis sa akin? Wala naman. Pero kasi parang ang yabang mo masyado. Mabuti sana kung may ipagmamayabang kang talaga. Mariing sabi ni Gray. Ay, sorry ha. Hindi ko naman sadya kung nayayabangan ka sa akin. Sadyang kinukwento ko lang sa ibang achievements ko sa buhay. At saka hindi ko naman kailangan ng maraming pera. May mga taong maraming ang pera hindi naman masaya sa buhay. Eh ako kasi, kahit hindi ganun karami ang pera ay napakasaya ko naman sa buhay. Nakangiting sabi ng lalaki kay Gray. Talaga ba? Hindi ko nga alam. Base kasi sa mga sinasabi mo kanina, talagang kumakayod ka ng sobra para maging mayaman ka in the future. Sana nga yumaman ka. Nakangising sad ni Gray sabay alis sa harap ng lalaki. Matalim na sinunda ng tingin ng lalaki si Gray at kasabay noon ang pagyukom ng kaniyang kamao. Alauna ng madaling araw natapos ang kasiyahan ng birthday ni Melvin. Hindi na kasi pwedeng patagalin pa ito hanggang umaga dahil baka magreklamo na ang kaniyang kapitbahay. Salamat Gray at Mark sa pagdalo niyo sa birthday ko. Sa totoo lang ay hindi na ako umasa pa na
Makakadalo kayo sa birthday ko dahil alam kong busy kayo at maraming ginagawa. Kaya ang saya ko dahil nandito kayo. Masayang sambit ni Melvin. Wala yon. Siyempre birthday mo to. Kaya talagang dadalo kami. At kung sakali man na-busy talaga kami, dadalo pa rin kami kahit medyo late na. Dahil gusto namin ay present kami sa birthday mo. Sabi naman ni Gray. Salamat ulit. Ingat kayo sa biyahe nyo. Sambit ni Melvin. Nauna nang umalis si Mark dahil nagtungo muna si Gray sa banyo nila Melvin. Bigla kasi siyang naihi. Nang matapos siya, patungo na sana siya sa kaniyang kotse. Nang mayroong nag-aabang na tatlong lalaki sa kaniya kasama ang lalaking kinaiinisan niya. Alam mo ikaw, dapat sa'yo turuan ang leksyon dahil mayabang ka. Sabi ng lalaki na may hawak na kahoy. Akala mo kung sino ka porke mayaman ka. Naiinis ka kapag nagkukwentong kagaya naming hindi mayaman sa mga achievements namin. Pwes, itong gagawin naming bugbog sa'yo ay achievement para sa'kin. Sambit ng lalaking kinaiinisan niya, sabay sugod. Agad namang kumaripas ng takbo si Gray. Wala na tuloy siyang kasama dahil nauna nang nakauwi si Mark. Patuloy lang sa pagtakbo si Gray habang patuloy naman ang dalawang lalaki sa paghabol sa kanya. Busy talaga! Inis niyang sabi habang patuloy sa pagtakbo. Samantala, hindi naman makatulog si Isabella dahil sa sobrang init. Napabuntong hininga na lamang siya, naupo siya sa labas ng kanilang bahay. Tiningnan niya ang bahay nilang luma na. Marami na rin itong sira pati na butas sa bubong. At bakod nila sa bahay ay mga pinagsama-samang tuyong kahoy na napulot lang ng kanyang ina. Pangarap ni Isabella na maiparana sa kanyang pamilya ang kaginhawahan. Pero hindi niya alam kung kailan niya magagawa yon. Sa ngayon ay naghahanap pa lang siya ng trabaho. Kahit anong trabaho ay ayos na sa kanya basta kumikita siya. Nilanghap ni Isabella ang sariwang hangin. Tumingin siya sa paligid. Tahimik na ang paligid at iilang tao na lang ang dumadaan dahil anong oras na rin. Ilang sandali pang lumipas, nakarinig ng kalampag si Isabella at nagmula yon sa kanilang bakuran. Bigla siyang kinabahan hanggang sa maaninag niyang hulma ng isang tao at sa labis na pagkabigla ay nataranta si Isabella hanggang sa makita niya sa kaniyang gilid ang laruang baril ng kaniyang kapatid. Agad niya iyong itinutok sa lalaki. Sino ka, ha? Anong ginagawa mo sa bakuran namin? Sigaw ni Isabella habang nakatutok ang laruang baril sa lalaki. Napalunok naman si Gray dahil sa pag-aakalang totoong baril ang nakatutok sa kanya. Sandali lang binibini, wala akong masamang intensyon sa'yo. Kinakabahang sambit ni Gray. Humigpit ang hawak ni Isabella sa laruang baril. Anong wala? Eh kung wala pala, bakit ka nandito sa bakuran namin, ha? Bahagyang sinilip ni Isabella ang bakod nila na ngayon ay nasira na. Basta na lamang kasi sumuot si Gray para lang makapagtago. Sinira mo pang bakod namin? Pangit na nga, sinira mo pa? Inis na sambit ni Isabella. Tumingin doon si Gray, sabay lunok. Okay, I'm sorry. Pero wala talaga akong masamang intention sa inyo. Sa'yo. Napadpad lang ako dito dahil may tinatakasan akong mga lalaking humahabol sa akin. Gusto nila akong bugbugin. Tumaas ang kilay ni Isabella. Ano? Eh bakit ka naman nila hinahabol at balak bugbugin? Siguro may ginawa kang kalokohan sa kanila, kaya ka nila gustong bugbugin. At sa tingin ko, hindi ka taga rito. Bawal ang mayabang dito. Sa itsura mo pa lang, mayaman ka. Kaya sa tingin ko, nayabangan sa'yo ang mga taong yun kaya balak ang bugbugin. Mariing napapikit si Grace sabay tingin sa kaniyang likuran. May narinig siyang boses na nagsasalita at sa tingin niya, ay yun ang mga lalaking humahabol sa kanya. Hinahanap na siya. Hindi ganon. Baliktad nga eh. Sila yung mayabang. At saka pwede bang, hayaan mo na akong makalis? Kailangan kong makatakas. Please? Pagsusumamo ni Gray. Matalim siyang tinitigan ni Isabella. Gustong tumawa ni Isabella ng malakas dahil alam niyang iniisip ng lalaking nasa harapan niya na totoo ang baril na hawak niya. Hindi. Hindi pwede. Lalo na't sinira mo pa ang bakod namin. Pero wisyo ka? Mariing sambit ni Isabella kasabay ng pagpipigil ng kaniyang tawa. Ano? Babayaran kita ng malaking halaga para sa bakod niyong nasira ko. Basta kailangan ko nang makalis dito bago pa nila malaman na nandito lang pala ako.
naiinis na sambit ni Gray. Ngumisi si Isabella. Hindi nga pwede, ang kulit mo. Malay ko ba kung budol ka? At saka, gwapo ka ha? Pwede kitang ibenta sa mga matatandang mayayamang naghahanap ng batang lalaki na katulad mo. Para naman pagkakitaan kita ng malaki. Pananakot ni Isabella. Nanlaki naman ang mata ni Gray. Nag-iisip siya ng paraan para makatakas sa babaeng kaharap niya. Kinakabahan siya kapag humihigpit ang hawak nito sa barel. Natatakot si Gray na baka bigla na lang iputok ng babae sa kanyang harapan ng barel. Hanggang may naisip na paraan si Gray. Ano? Hindi ka na nakapagsalita pa dyan. Handa ka na ba? Inihanda mo na ba ang sarili mo para sa... Hindi natapos ni Isabel ang sasabihin niya nang biglang maghubad ng salawal ang lalaking kaharap niya. Nakita niya ang alaga nito. Ang alaga nitong tila nasa pugad dahil sa marami itong buhok. Napatitig doon si Isabella sa baylunok. Iyon ang unang beses niyang makakita ng ari ng isang lalaki. Piste ka? Sigaw ni Isabella sabay talikod. Mabilis na isunot ni Gray ang pants niya at siya kaagad na tumakbo paalis. Sinamantala niya ang pagtalikod ng babae para umalis. Nang makalayo siya, agad niyang itinext si Melvin tungkol sa nangyayari sa kanya ngayon. Nagulat naman si Melvin at saka iminaneho ang sasakyan ni Gray patungo sa kinaroroonan niya. Samantala, napatingin-tingin pa sa paligid si Isabella para hanapin ang lalaki kanina. Ngunit wala na ito. Napahawak siya sa kaniyang muka na nagiinit dahil naalala niya ang ginawang pagpapakita ng kanyang alaga ng lalaking nakausap niya. Pasaway ka, Isabella! Bakit tinitigan mo muna ang ano niya bago ka tumalikod? Suway ni Isabella sa kaniyang sarili. Humaba ang nguso ni Isabella. Pero in fairness, pinkish ang alaga ni Kuya mong pogi. Kaya nga lang, mapugad to. Hindi man lang nag-aahit. Sabi ni Isabella, sabay hagikik. Kinabukasan, tawa ng tawa si Mark sa ikunento ni Gray sa kanya. Natatawa na lang din si Gray. Loko ka! Bakit mo naman naisip yun? Eh anong reaksyon ng babae? Tumatawang sabi ni Mark. Ayun, siguro ilang segundo muna siyang nakatitig sa alaga ko bago siya tumalikod. At saka kung hindi ko ginawa yun, baka sumabog ng utak ko dun. Nakakakaba pala kapag may nakatutok sa iyong baril. Sambit ni Gray sabay tawa. Akala ko nga nagbibiro lang si Gray, pero totoo pala. Kaya agad kong minaneho ang sasakyan niya para sunduin siya. Nakita ko siyang nagtatago sa malaking puno. Sabi naman ni Melvin. Hay, busy talaga yung kaibigan mong yun, Melvin. Gusto ko talaga siyang gantihan dahil sa ginawa niya sa akin. Sabi ni Grace sabay tiimbagang. Loko, wag na. Palalakihin mo lang eh. Wala namang nangyari sa iyong masama. Hindi ka naman nasaktan. Dahil kung sakaling nasaktan ka nila, kami ang re-resback. Kaya hayaan mo na. Sabi naman ni Mark. Bumuntong hininga si Gray. Bigla niyang naalala ang babaeng nanutok sa kanya ng barel. Hindi niya makakalimutan ang maganda at maamo nitong muka. Parang gusto niyang balikan ang bahay ng babae dahil sa nasira niyang bakod ng bahay nila. Gusto niyang bayaran ang nasira niya. Nga pala, hindi ba sinabi mo sa amin na sa'yo na ipapasa ng mga magulang mo ang kumpanya niyo? Kasi gusto na nilang magpunta sa ibang bansa at doon na tumira. Biglang sabi ni Melvin. Napatingin sa kanya si Grace sabay sapo ng kanyang noo. Oo nga pala, pero ang sabi ni Daddy, bago raw mangyari yun ay may isang kondisyon muna siya. Ang daming alam ni Daddy, akala mo naman, puro kalukuhan lang talaga ang alam kong gawin. Tumawa si Mark. Malamang, ang daming gulo at kalukuhan ka na kasing nagawa. Wala nang tiwala sa iyong daddy mo. Baka ang nasa isip niya ay hindi mo mapapatakbo ng maayos ang kumpanya niyo at kailangan pa ng kondisyon para maging maayos ka na. Kaya dapat ay ipakita mo sa mga magulang mo na hindi lang puro kalokohan ang alam mo, Gray, na kaya mo ring magseryoso sa buhay. Sabi naman ni Melvin. Inis na napapikit ng mariin si Gray. Alam niyang wala nang tiwala sa kaniyang mga magulang niya, lalo na ang daddy niya, dahil puro siya gulo. Puro kalokohan ang inaatupag niya. Kaya sa tingin niya, hindi magiging madali ang kondisyon na ipapagawa nito sa kanya. Samantala, tuwang-tuwa naman si Isabella dahil may trabaho na siya. Isa siyang janitress sa isang kilalang kumpanya. Masaya na siya sa trabahong meron siya, lalo na't wala naman siyang natapos. At isa pa,
hindi rin basta-basta ang mga pinasa niyang requirements. Pag-igihan mo lang sa trabaho mo, anak. Kailan pa lang start mo? Tanong ni Linda na siyang ina ni Isabela. Bukas na raw po, ma. Excited na po ako. Hayaan niyo, sa araw ng sahod ko ay kakain tayo sa labas. Medyo malaki naman po ang sasahurin ko, hindi naman to kagaya ng sahod sa karinderya lang. Masayang sabi ni Isabela. Sige anak, ikaw ang bahala. Basta'y may matitira ka pa para sa sarili mo, ha? Huwag mong ibibigay sa amin lahat. Siyempre, allowance mo rin, pamasahe at pagkain mo rin sa trabaho mo. Sabi ni Linda. Agad na tumango si Isabela. Opo mama, huwag po kayong mag-alala. Magtitipid na lang din po ako para hindi masyadong gastos. Pagsapit ng gabi, naabutan ni Gray na nasa sala ang kaniyang mga magulang. Sumenes ang daddy niya na maupo siya sa harapan nito. Total gusto mong mapasa iyo ang kumpanya natin? Naisip ko na dapat ay makaranas ka man lang ng hirap kahit papaano. Hindi yung puro kalokohan lang ang alam mo. Panimula ng kanyang daddy. Napalunok naman dahil doon si Gray. Napatingin siya sa kanyang mami na tahimik lang silang pinagmamasda ng kanyang ama. Nabigla naman doon si Gray. Hindi niya inaasahan ang bagay na yon. Pero daddy naman, parang ang hirap naman po nang gagawin kong yun. Sa gwapo kong to, maglilinis lang ako ng kumpanya natin? Maglilinis ng banyo? Magwawalis? Magtatapo ng basura? Parang grabe naman ang kondisyon nyo, dad. Pagrereklamo ni Gray. Matalim siyang tinitigan ng kaniyang ama. Kung ayaw mo, huwag mo. Hindi ko kailangan ng reklamo mo. Ipapasok ko na lang ang kumpanya natin sa kapatid mo. Kesa sa'yo na walang ibang alam kundi ang gumawa ng kalokohan. Sawang-sawa na rin ako sa'yo, Gray. Sa mga kahihiyan na dinudulot mo sa pamilya natin. Kaya huwag ka nang magreklamo pa. Magsabi ka na lang kagad kung ayaw mo bang sundin ang kondisyon ko o hindi. Saad ng daddy niya sabay tayo. Umakyat na ang daddy niya ng hagdan patungo sa kanilang kwarto. Magkasalubong ang kilay ni Gray na tumingin sa kanyang mami. Mami, grabe naman ang pinapagawa sa akin ni daddy. Parang batang sabi niya na tila ba naghahanap ng kakampi. Hinawakan siya sa kamay ng kanyang ina sabay ngiti. Anak, Gray ko, sundin mo na lang ang daddy mo. Kapag hindi ikaw ang namahalan ng kumpanya natin, wala nang mapupunta pa sa'yo. Nasa kapatid mo na ang lahat dahil alam naman natin na masunurin ang kapatid mo sa daddy mo at wala siyang kalokohang ginagawa. Kaya successful na ang kapatid mo. Eh ikaw, kakaunti pa lang ang perang meron ka at ang iba doon ay mula pa sa amin. Kaya ang gusto ko, sana ayusin mo naman. Para magkaroon ka ng perang ikaw mismo ang naghirap. Hinalikan pa siya sa buhok ng kanyang ina bago ito tuluyang umalis. Nasapo na lamang ni Gray ang kaniyang noo. Totoo naman kasi na successful na ang isa niyang kapatid. Mabait kasi ito at focused lang talaga sa mga negosyo at iba pang pagkakakitaan. Hindi kagaya niya na puro gastos lang ang ginagawa at pag-aksaya ng pera. Unang araw ng trabaho ni Isabela. Halos lahat yata ng empleyado sa kumpanyang yon ay binabati niya at giningitian niya. Ganadong ganado si Isabela sa pagwawalis at pagmamap ng sahig. Masaya kasi siya dahil may trabaho na siya. At habang nagwawalis siya, nagulat na lamang siya nang may kumalabit sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ito. Ikaw? Nanlalaking matang sambit niya. Ngumisi si Gray. Yes, ako nga. Janitress ka pala dito sa kumpanya ko. Tiningnan siya ni Isabela mula ulo hanggang paa. Anong kumpanya mo? Eh parehas lang naman tayong tagalinis dito. Natawa si Gray. Magiging akin talaga to kapag nagawa ko ng maayos ang kondisyon ni daddy. At ito na nga, kailangan kong maging janitor sa loob ng 3 buwan. Grabe talaga si daddy. Ang hirap ng pinapagawa. Saad ni Gray sabay iling. Nakatingin lamang sa kanya si Isabela habang nakataas ang kilay. Mema mo, maniwala ako sa'yo. Alam mo kung ako sa'yo, magtrabaho na lang ako ng maayos dito. Magsisimula na ako maglinis. Nagpatuloy na sa pagwawali si Isabela. Hindi na niya pinansin pa si Gray. Nakangiti naman si Gray na nakatingin sa kanya. Sir Gray, bakit po kayo nakasuot ng ganyan? Sambit ng isang empleyado. Napatingin naman si Isabela doon. Kumamot ng noo si Gray. Ewan ko ba kay daddy?
Ang daming alam. Kailangan ko pa talagang maging janitor. Bad trip nga eh. Pakisabihan ng ibang empleyado rito na huwag masyadong makalat ha. Ayokong mapagod maglinis. Malabos na sabi ni Gray. Agad na tumango ang empleyadong lalaki. Opo sir, sasabihin ko po sa kanila. Sige po sir, dito na po ako. Napaawang naman ang bibig ni Isabella habang nakasunod ang kanyang tingin sa lalaking empleyado. Tumawa naman sa kanyang tabi si Gray. Bumaling sa kanya si Isabella. Ano? Naniniwala ka na ba? Nakangising sambit ni Gray. Humaba naman ang nguso ni Isabella sabay irap. Ang yabang mo naman? Pero wala kang karapatang magyabang ngayon dahil magkatulad lang tayong janitor dito. Hindi ka boss sa loob ng 3 buwan, kaya huwag kang magyabang dyan. Malakas na natawa si Gray. Kinuha na niya ang map at saka nagmap sa mga nawalis na ni Isabella. Sa totoo lang ay nahihirapan siyang magmap dahil hindi naman siya nagawa nito sa kanilang bahay. Napaangat ng tingin si Gray nang tumawa si Isabella sa harap niya. Ang pangit mo namang magmap? Para kang bakla kong kumilos. Ang lamya mo. Halatang hindi ka sanay sa trabaho. Idiin mo naman ang pagmap mo dyan. Ikuskus mo ng maigi para matanggal ang dumi sa sahig. Natatawang sabi ni Isabella sa kanya. Bumuntong hininga naman si Gray at saka sinunod ang sinabi ni Isabella. Kakaunti pa nga lang ang namamap niya ay pinagpapawisan na siya. Nakaramdam na siya ng pagkainis. Ang hirap naman palang magmap. Nakakainis. Pagrereklamo ni Gray, sabay punas ng pawis sa kaniyang noo. Ngumuso si Isabella. Ang arte mo naman. Ang dali lang kayang magmap. Yun na nga lang ang gagawin mo dahil nawalisan ko na dyan eh. Nagrereklamo ka pa. Bawal kang magreklamo, no? Napailing na lang si Gray at saka pinagpatuloy ang kaniyang ginagawa. Ganoon na rin ang ginawa ni Isabella. At pagsapit ng tanghalian, bumili ng ulam si Isabella sa kantin sa loob ng kumpanya. Napangiwi pa siya nang makita ang presyo ng ulam. Ngunit nang matikman niya ito, masarap naman pala. Mabuti na lang at may baon siyang kanin kaya ulam lang ang binili niya. Habang si Gray naman, hinahanap si Isabella. Nakasuot pa rin siya ng pang-janitor. Kung ano kasing oras ang uwi ng mga janitor at janitress sa kanilang kumpanya, ganoon din si Gray. Bawal siyang gumawa ng kalokohan para hindi maglinis o tumakas sa kaniyang trabaho. Nandito ka lang pala. Hindi mo man lang ako hinintay. Nakangiting sabi ni Gray sabay upo sa harapan ni Isabella. Tinasan siya ng kilay ng dalaga. Ha? Bakit naman kita hihintayin? Jowa ba kita? Kaibigan ba kita? Hindi naman, di ba? Tumawa si Gray. Grabe ka naman. Wala man ako sa mga nabanggit mo. Ako naman ang magiging boss mo pagkalipas ng 3 buwan. Sambit niya sabay ngisi. Umirap si Isabella. Matagal pa yon, kaya huwag kang ano dyan. Kaya ngayon, tratong katulad lang kita ang gagawin ko sa'yo. Huwag kang feeling boss. Baka sapakin ko pa yung itlog mo eh. Ngumisi si Gray. Ayy, naalala ang itlog ko. Gusto mo bang makita ulit? Muntik nang maibuga ni Isabella ang kinakain niya dahil sa sinabi ni Gray. Agad siyang uminom ng tubig. Ano ka ba? Nasira ka ba? Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mong yun? At kailangan mo pang ipaalala sa akin? Namumula ang mukhang sambit ni Isabella. Tawa naman ang tawa si Gray sa itsura ni Isabella. Aba, malay ko ba kung gusto mong makita ulit ang kargada ko? Malaki ba? Tulog pa yun. Paano na lang kaya kung nagising? Malakas na hinampas ni Isabella ang braso ni Gray. Itikim mo nga yung bunganga mo. Kalalaki mong tao ang daldal mo. Tapos ang kulit mo pa. Nasa harapan tayo ng pagkain, ganyan ang sinasabi mo. Kaya siguro pinaparusahan ka ng daddy mo dahil puro kakalokohan. Alanganing natawa si Gray. Grabe ka naman sa akin. Hindi ba pwedeng mahilig lang ako sa adventure sa buhay? Mahilig ako sa saya. Hindi ko naman ginusto na maging gulo ang kalabasan pero ewan ko ba, ba't ganun ang nangyayari? Hindi na lang umimik si Isabella. Nagpatuloy na lang siya sa pagkain. Hanggang sa dumating ang in-order na pagkain ni Gray. Nalanghap ni Isabella ang mabangong amoy ng pagkain yon. Kaya naman, napatingin siya kay Gray. Kumuha ka ng pagkain ko. Dinamihan ko talaga yan para meron ka. Isipin mo na lang na yan ang bayad ko sa nasira kong bakod niyo. Saad ni Gray sabay ngiti. Tumitig muna sa kanya ng ilang segundo si Isabella bago siya kumuha ng pagkain ni Gray. Napangiti na lang si Gray nang kumain na silang dalawa.
Lumipas ang isang linggo ni Gray bilang isang janitor. Sa totoo lang, ay nahihirapan siya at natatamad siyang kumilos. Naiinis din siya dahil ayaw niyang maglinis ng banyo. Mabuti na lang at nandyan si Isabella dahil nakukulit niya ito. Ewan niya ba pero natutuwa siyang kausap ito, lalo na kapag tinatarayan siya nito. Ano ba? Napakadaldal mo. Daig mo pa ang babaeng manok na putak ng putak? Pinagli ka ba sa puwet ng manok ha? Ang ingay mo eh. Pagmamaktol ni Isabella, naabala sa paglilinis ng bowl sa banyo. Ang taray mo naman, hindi ba pwedeng gusto ko lang ng kausap para malibang ako sa trabaho? Siyempre, naiinis kaya ako sa ginagawa kong to. Hindi ko naman pinangarap maging janitor. Anak ako ng isang bilyonaryo at isa na rin akong bilyonaryong gwapo. Pero heto ako, naglilinis ng madaming banyo. Nakakaasar. Pagrireklamo naman ni Gray. Tinawanan lamang siya ni Isabella. Sa isang linggo kasi ni Gray bilang isang janitor, wala itong ginawa kundi magreklamo. Kaya naman, natataw na lang sa kanya si Isabella. Hoy, Isabella! Tawag ni Gray sa dalaga. Tumingin sa kanya si Isabella. Makahoy ka naman dyan? Bakit? Tumikhim si Gray. Stress ako ngayon, kaya gusto kong kumain ng masarap. Samahan mo ko mamaya. Kain tayo. Libre ko. Tumaas ang kilay ni Isabella. Hay nako, hindi na. Baka mamaya ako pang kainin mo. Masarap pa naman ako. At saka alam ko na mga galawang ganyan, mga may balak ang ganyang pagyaya. Humagalpak ng tawa si Gray. Tawang-tawa siya sa sinabi ni Isabella. Ang kapal naman ng mukha mo, Isabella. Paano mo nasasabi ang salitang ganyan sa akin? Umayos ka nga. Gusto lang kitang ilibre para maranasan mo namang kumain sa mamahaling restaurant na may masarap na putahe. Mayabang na sabi ni Gray. Inirapan siya ni Isabella. Ang yabang mo naman. Okay, sige. Sasama ako pero ikaw maglinis itong bowl. Isa na lang yan. Nalinis ko na itong tatlo. Nanlaki ang mata ni Gray na mababa ka sa mukha niya ang pandidire. Ha? Akala ko ba ikaw na dyan? Ako na ang naglinis at nagkiskis na mga kung ano-ano nung dumidito eh. Reklamo ni Gray sabay nguso. Okay, fine. Hindi kita sasamahan. Kumain ka mag-isa mo. Pakabusog ka. Sabi ni Isabella sabay irap. Kaasar ka naman. Akin na nga. Ako nang maglilinis dyan. Padabog na kinuha ni Gray ang panlinis ng bowl. Napangisi naman si Isabella kung ano-ano na kasi ang inuutos niya kay Gray. Gusto niya kasi itong matutong maglinis, iyong linis na maayos. Habang si Gray naman ay nandidiring kinukuskus ang bowl. Kulang na lang ay masuka siya. Kaasar talaga? Mahinang sambit niya. Anong sabi mo? Taas kilay na tanong ni Isabella sa kanya. Mabilis na umiling si Gray. Wala, sabi ko ang ganda mo. Tumawa naman ang mahina si Isabella at saka naghugas na ng kaniyang kamay. Nakangiti siyang pinagmamasdan sa Gray na nandidiring naglilinis ng bowl. Pagsapit ng gabi, nagtungo silang dalawa sa mamahaling restaurant. Si Gray na ang umorder ng pagkain nilang dalawa. Anong ginawa mo? Bakit nagtitira ka ng pagkain sa plato mo? Takang tanong ni Gray. Sa bawat pagkain kasi na natikman ni Isabella, may tinitira siyang katamtamang dami ng pagkain. Nahihiyang ngumiti si Isabella. Ah, kasi gusto ko na matikman to nila mama ko at ng mga kapatid ko. Sa totoo nga lang, habang kumakain ako, silang nasa isip ko. Pakiramdam ko ang sama ko dahil hindi ko na ipatikim itong mga pagkaing natikman ko. Napatitig ng ilang segundo si Gray kay Isabella. Ngayon lang siya nakasalamuhan ng ganitong pag-uugali ng isang babae na inuuna at iniisip ang kaniyang pamilya. Kainin mo na yung mga pagkain sa plato mo. Huwag mo na silang tirhan pa. Magde-takeout na lang ako ng mga pagkain natikman mo, okay? Huwag nang ganyan. Parang nakakahiya naman kasi. Natira lang ang matitikman nila. Seryosong sambit ni Gray. Namilog naman ang mata ni Isabella. Sigurado ka ba dyan? Eh di gagastos ka na naman yan. Huwag kang mag-alala. Baril lang sa akin yan. Saad ni Gray sabay kindat. Umirap naman si Isabella. Ang yabang talaga? Okay sige, dahil mayabang ka, damihan mo na ang pag-takeout ha, para matuwa naman ako sa'yo. Natatawang napailing na lang si Gray.
nagpatuloy na silang dalawa sa pagkain. At habang kumakain silang dalawa, pasimpleng nasulyap si Gray sa dalaga, habang si Isabel naman ay panayang irap sa kanya. Sigurado ka ba na dito na lang kita ibababa? Ayaw mo ba doon na mismo sa bahay niyo? Tanong ni Gray kay Isabella. Dito na, sa pangalawang kanto lang naman ng bahay namin. Okay na akong maglakad. Marami kasing chismosa dito. Makita lang nila kung may kasamang lalaki, sabihin nila, susunod na buwan ay buntis na ako, mga buang, diba? Mahinang tumawa si Gray. Oo, mga buang nga, grabe. Okay, sige, mauna na ako sa'yo. Salamat pala dito, galante ka pala. Ang dami nito kaya sigurado akong matutuwa sila. Bye, ingat ka sa pag-uwi. Sambit ni Isabella at saka naglakad na ng mabilis palayo. Sinunda na lamang siya ng tingin ni Gray hanggang sa mawala sa kanyang paningin si Isabella. At pagkatapos ay umalis na siya. Sumunod na mga araw, tila nagugustuhan na ni Gray na palaging kasama si Isabella sa paglilinis. Sa lahat ng janitor sa kanilang kumpanya, si Isabella lang ang gusto niyang makausap. Nasaan na kaya ang babaeng yun? Anong oras na pero wala pa siya? Bulong ni Gray sa kaniyang sarili, sabay tingin sa oras. Nag-aabang sa entrance si Gray upang makita si Isabella. At ilang sandali pa, nagmamadaling pumasok sa entrance si Isabella dahil late na siya. Bakit ngayon ka lang? Late ka na. Sabi ni Gray sa dalaga. Mamaya na tayong mag-usap. Magpapalit lang ako ng uniform. Nagmamadaling sabi ni Isabella, sabay karipas ng takbo sa banyo. Sumunod naman sa kanya si Gray. Hinintay siya nito sa labas ng banyo. Tumaas ang kilay ni Isabella nang makita niya si Gray sa labas. Oh, anong ginagawa mo dito? Talagang naghintay ka pa dito? Nakataas ang kilay na sambit ni Isabella. Oo, baka kasi kung saan ka magpunta. Sabi naman ni Gray. Napangiwi si Isabella. Ha? Buang ka na ba? At saan naman ako pupunta? Ay nako, Gray. Ngumisi si Gray. Joke lang, bakit ka pala na-late? Akala ko hindi ka napapasok. Ngayon ka lang kasi na-late. Bumuntong hininga si Isabella. Ang sakit kasi ng ulo ko kagabi. Tapos ayun na nga, akala ko rin hindi ako makakapasok. Tanghali na akong nagising. Eh wala naman na yung sakit ng ulo ko kaya nagmadali na akong maligo at magbihis para kahit late ako, at least pumasok ako. Ah, okay. Uminom ka na ba ng gamot? Sigurado ka bang okay ng pakiramdam mo? Malumanay na sambit ni Gray. Napatitig sa kanya si Isabella. Hindi alam ni Isabella kung sadyang ganito lang ba talaga ang ugali ni Gray o paraan niya ito para mahulog sa kanya ang isang babae. Sa itsura kasi ni Gray, ang gwapo masyado nito para pansinin siya. At higit sa lahat, mayaman pa ito. Isabella, ayos ka lang ba? Bakit nakatulala ka lang dyan? Tanong ni Gray sa kanya. Napakurap si Isabella sabay kamot sa kaniyang noo. Ah, oo, ayos lang ako. Sige na, magsimula na tayong magtrabaho. Baka masabihin pa tayong puro chismis lang. Natawa na lamang si Gray at sumunod kay Isabella. Kung saan kasi naglilinis si Isabella, ay naroon din siya. Kapag nagwawalis ito, siya naman ang naglalampaso. Mark, kumusta naman ang anak kong si Gray? Tanong ni Alberto na siyang ama ni Gray. Ayos naman po siya, tito. Actually, may inutusan po ako na bantayan siya. At sabi ng inutusan ko, parang mas masaya na si Gray sa ginagawa niya. Naglilinis siya ng maayos at pumapasok sa tamang oras. At sa palagay ko, dahil yun sa kausap niyang babae. Palagi kasi siyang may kinakausap at kinukulit na babae na ang pangalan na Isabella. Kumunot ang noo ni Alberto. Isabella, isa rin ba siyang tagalinis dito? Janitress? Mabilis na tumango si Mark. Opo, tito. Siya ang nagtuturo kay Gray kung paano ang tamang paglilinis. Pinapagalitan niya pa ang anak niyo kapag hindi siya maayos maglinis. Napangiti si Alberto. Wow, mabuti naman at meron ng babaeng nagpapasunod sa kanya. Kilala mo naman ang anak kong yun. Para sa kanya ay laruan lang ang isang babae. Pero ngayon, inuutusan lang pala siya ng Isabella. Yes po, tito. Ang sabi ng inutusan kong bantayan si Gray, pinaglilinis pa nga raw ng bawal ni Isabella si Gray. Nagre-reklamo ito pero hindi naman makapalag kay Isabella. Mahinang tumawa si Alberto.
Very good palang Isabela na yun. Gusto ko siyang makausap. Baka kasi siya nang babaeng magpapatino sa anak ko. Agad namang tumangon si Mark, habang si Alberto naman ay nakangiti na lang dahil sa wakas, nakahanap na ng babaeng katapat ang kanyang anak. Lumipas pa ang mga araw. Nagulat na lamang si Isabela nang may isang magarang sasakyan ang pumarada sa tapat ng kanilang bahay. At nagulat siya nang makita kung sino ito. Magandang umaga po, sir. Halos maganda utal-utal na sambit ni Isabela. Pwede ba tayong mag-usap? Sumama ka sa akin. Sa isang restaurant na lang tayo kakain. Mahinahong sambit ni Alberto. Napalunok naman si Isabela. Nakaramdam siya ng kaba. Pero sa isip niya, wala naman sigurong masama kung sasama siya sa mismong may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Pagkarating nila sa restaurant, si Alberto nang umorder ng kanilang pagkain. At pagkatapos ay nauna na itong magsalita. Nabalitaan ko na nagiging masipag na ang anak kong si Gray sa kanyang trabaho bilang isang janitor. Sa totoo lang, yung anak kong si Gray ay sakit talaga sa ulo naming mag-asawa. Puro kalokohan ang alam, pero mahal namin siya. Kaya nga ayaw namin siyang maligaw ng landas at gusto kong maging mabuti siyang tao. Kaya hindi namin kinukonsinti ang mga kalokohan niya. Nabalitaan ko kasi na ikaw ang dahilan kung bakit ganado siya sa kanyang trabaho. Natutuwa naman ako doon. Sabi ni Alberto sabay ngiti. Alanganin ngumiti si Isabela habang pinaglalaroan ang kanyang kamay. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Sa totoo lang, ngayon ko lang nakitang may babaeng nagpapasunod sa anak kong si Gray. Wala kasing pakialam yan sa mga babae. Kaya nagulat ako nang malaman kong napapasunod mo siya. Ah, kasi po, may mabait na side naman si Gray. Sadyang makulit nga lang, madaldal. Mas madaldal pa sa akin, kalalaking tao. Sabi ni Isabela, sabay tawa ng mahina. Natawa na rin si Alberto. Oo, madaldal talaga ang anak kong yun. Maraming kwento. Pero kahit na ganun siya, mabait naman siya. Pasaway nga lang. Kaya kita gustong makausap dahil gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Kasi nakikita ko na nagiging okay na ang anak ko. Kaya sana ipagpatuloy mo lang ginagawa mo sa anak ko. Para mo na kasi siyang dinidisiplina. At sa tingin ko lang, may gusto sa'yo ang anak kong si Gray. Namilog naman ang mata ni Isabela. Po? Hindi ko po alam. Sa tingin ko naman po, wala. Siguro talagang wala lang siyang ibang makulit kaya ako ang pinag-iinteresan niya. Sagot naman ni Isabela. Marahang umiling si Alberto. Sabi ko nga sa'yo, walang pakialam sa mga babae si Gray. Wala pa siyang naging seryosong relasyon. At ito ang unang pagkakataon na naging madikit siya sa isang babae. Hiling ko sana na kung tama mo nang hinala ko na may pagtingin sa iyong anak ko, bigyan mo sana siya ng chance. Huwag mong isipin kung magkaiba man kayo ng estado sa buhay. Walang mayaman o mahirap sa pag-ibig. Dahil sa tingin ko kasi, ikaw na ang babaeng makakapagpabago sa anak ko. Napalunok naman si Isabela. Hindi niya alam kung ano ang isasagot niya. Natameme siyang bigla. Isabela, iha, sana maisip mo ang lahat ng sinabi kong ito. Maraming salamat sa'yo. Dagdag pang sabi ni Alberto. Lumipas ang 2 buwan ni Gray bilang isang janitor. Nag-i-enjoy na siya sa paglilinis, lalo na sa tuwing magkasama silang 2 ni Isabela. At aaminin niya sa kanyang sarili, may pagtingin na siya sa dalaga. Hindi niya nga lang alam kung may pagtingin din ito sa kanya. Isabela, tapos mo na bang walisan ang parting to? Nakangiting tanong ni Gray sa dalaga. Agad namang tumango si Isabela. Oo, pwede mo nang imap yan. Sagot nito. Ganadong naglampaso ng sahig si Gray. At habang naglalampaso siya, sumusulyap siya kay Isabela. Napansin yon ni Isabela kaya tinarayan siya nito. Oh, ano? Bakit ka ba tingin ang tingin dyan? Huwag mong sabihin gandang-ganda ka na naman sa akin. Mataray na sabi ni Isabela. Natawa naman dahil doon si Gray. Ewan ko ba pero parang may sariling isip ang mga mata ko. Na gusto nilang sa'yo lang nakatingin. Bakit kaya? Siguro tama ka nga. Baka nga, gandang-ganda talaga ako sa'yo.
nagkapamewang na tumingin sa kanya si Isabela. Ang galing mo rin talagang mambola, no? Sanay na sanay ka talaga. Hoy, hindi naman. Sinasabi ko lang totoo. Hindi yun pambobola. Totoo yun. Siya nga pala. May nobyo ka na ba? Tanong ni Gray, sabay kagat ng kanyang pang-ibabang labi. Umarko ang kilay ni Isabela. At bakit mo naman naitanong? Nagkibit balikat si Gray. Wala lang. Sa isip ko kasi. Sa ganda mong yan. Siguro marami kang naging nobyo. Inirapan siya ni Isabela. Wow naman. Wala pa akong nagiging nobyo. Wala pa akong mahanap na matinong lalaki. At saka ayos naman sa akin na single ako. Mas masaya pa nga eh. Dahil nagagawa ko ang gusto ko nang walang nagbabawal. Napatango si Gray. Ah, okay. Eh kung magpapakatinuba ako, pwede ba akong maging boyfriend mo? At saka, iba pa rin kapag may partner ka. Yun bang masasabihan mo ng problema at kayakap sa gabi? At saka kung ako man ang magiging nobi mo, hindi kita pagbabawalan sa mga gusto mong gawin. Basta ba yung gusto mo ay makakabuti sa'yo, susuportahan kita. Sabi ni Gray, sabay kindat. Napangiwi naman si Isabela. Halaka, anong pinagsasabi mo dyan? Buang ka na bang talaga? Alam mo, mag-focus ka na lang sa paglalampaso dyan. Hindi yung kung ano-ano pang sinasabi mo. Pag-iiba ng usapan ni Isabela. Agad na tumalikod si Isabela. Palihim siyang umiti. Sa isip niya, marahil ay may gusto nga talaga sa kanya si Gray. Pero hindi maiwasang maging malungkot ni Isabela dahil sa isang buwan na lang ang lilipas. Ipapasa na kay Gray ang kumpanya at hindi na niya ito makakasama pang maglinis. Wow! Ang dami mo namang biniling pagkain. Magkano lahat to? Kasalukuyan silang nasa canteen. Hindi na kumakain pa sa mamahaling restaurant si Gray dahil mas gusto niya pang kasabay kumain si Isabela. Huwag mo nang alamin pa ang presyo. Basta kumain ka na lang. Magpakabusog tayong dalawa. Sabi ni Gray at saka lumantak na sa pagkain. Ganoon na rin ang ginawa ni Isabela. Hindi na siya nahihiya pa kay Gray dahil palagi siyang inililibre nito. Kaya naman malaki ang natitipid niya dahil pamasahin na lang ang nagagastos niya. Ang sarap ng mga luto dito, no? Mas masarap pa kaysa sa restaurant na kinakainan ko. Hindi pa masyadong mahal pero solve ka naman. Sabi ni Gray habang kumakain sila. Ewan ko ba kasi sa inyong mayaman. Ang hilig niyo sa mga pagkain sobrang mahal pero halos same lang naman ang lasa sa mga murang pagkain sa tabi. Pero sa bagay, pera niyo naman kasi yun. Sabi naman ni Isabela. Huwag kang mag-alala. Kapag ako nang naging may-ari ng kumpanya namin, gagawin kitang sekretary ko. At pagkatapos ay pasasahurin kita ng malaki para naman makaranas kang kumita ng malaking pera. Sabi ni Grace sabay ngiti. Napatitig sa kanya si Isabela. Loko ka. Pwede ba yun? Nakakahiya naman. Parang ang kapal ng mukha ko nun. Baka isipin pa ng mga tao dito, inuto kita o nilandi para biglang tumaas ang posisyon ko na mula sa pagiging janitress, naging sekretary agad. Hayaan mo sila. Wala naman silang magagawa eh. At saka kumpanya ko naman to. Ako ang masusunod kung sino magiging sekretary ko. At saka gusto ko rin kasi na palagi tayong magkasamang dalawa. Para na rin hindi ako naboboring. Para may kausap ako. Masaya kasi ako sa tuwing kausap kita. Saad ni Grace sabay kindat. Bumuntong hininga na lamang si Isabela at saka nagpatuloy na sa kanyang pagkain. Pero sa loob niya, nakaramdam siya ng kilig. Pero hindi niya yun ipinahahalata kay Gray. Lumipas pa ang mga araw. Mas lalong nahuhulog ang loob ni Gray kay Isabela. Hanga siya sa kasipagan nito at pagmamahal sa pamilya. Kaya naman isang beses ay dumalaw siya sa bahay nito. Nagulat naman doon si Isabela. Marami siyang dalang pagkain at kung ano-ano pa. Tuwang-tuwa naman ang pamilya ni Isabela. Piste ka! Anong ginagawa mo dito? Nakataas ang kilay na sabi ni Isabela nang hatakin niya palabas ng kanilang bahay si Gray. Ha? Bawal ba akong dumalaw sa bahay niyo? Gusto lang naman kitang makita at makausap. At isa pa, bakit ka ba nagagalit dyan? Natatawang sambit ni Gray. Marahas na kumamot ng ulo si Isabela. Malamang, pumunta ka nang hindi man lang nagsasabi sa akin. Kahit sa text man lang wala kang sinabi. Nagulat ako eh. At saka nakakahiya naman. Ang dami mong pinamili sa amin. Parang pinag-grocery mo kami ng pang ilang buwan.
Malakas na tumawa si Gray. Alam mo, isipin mo na lang na yan ang bayad ko sa'yo sa mga pangungulit at pang-aasar ko sa'yo, okay? At saka pwede bang dito muna ako saglit? Patambay muna ako dito. Boring kasi sa bahay. Wala man lang akong makausap. Umirap si Isabella sabay ngiwi. Okay, sige. Diyan ka lang. Kukuha lang ko ng upuan. Sabi ni Isabella, sabay pasok ng kanilang bahay. Pagkapasok niya, ay nakita niyang malawak ng ngiti sa labi ng kaniyang kapatid at mga magulang. Masaya itong nagsasalansa ng mga pagkaing ibinigay sa kanila ni Gray. Ang bait naman ng boss mo, anak, at ang gwapo pa. Hayaan mo muna siya dito saglit, anak. Huwag mo nang tarayan. Baka gusto lang talaga niya ng makakausap. Sabi ng ina ni Isabella. Oo nga, anak. Hayaan mo na lang siya. At sa tingin namin, may gusto sa iyong lalaking yan. Bagay kayo, anak. Sabi naman ng kaniyang ama. Ay, naku. Huwag nga kayo magpapaniwala dyan. Pasaway ang lalaking yan. Ang hilig mang asar. Sige na po. Kukuha lang ako ng mauupuan namin sa labas. Sabi ni Isabella sabay kuha ng upuan. Agad siyang lumabas ng bahay nang makakuha siya ng upuan. Ngunitian naman siya ni Gray nang makita siya nito. Agad na nag-iwas ng tingin si Isabella para hindi niya makita pa ang masayang ngiti ni Gray. Pakiramdam niya kasi ay matutunaw siya sa matamis na ngiti ng binata. Ano palang nakain mo't naisipan mong pumunta dito? Biglang sabi ni Isabella nang makaupo na sila. Yun na nga. Gusto ko lang ng kausap at gusto ko ring makita ka. Diretsahang sabi ni Gray. Napalunok naman si Isabella sabay tingin sa ibang direksyon. Pakiramdam niya ay nagiinit ang kaniyang pisngi dahil sa kilig na kanyang nararamdaman. Bakit? Wala ka bang kaibigan na pwede mong kausapin? Sabi ni Isabella nang hindi tumitingin kay Gray. Meron, kaso busy sila. At saka ikaw kasi ang gusto kong kausap. Masaya ka kasing kausap. Napatingin tuloy si Isabella sa binata. Ha? Paano naman ako naging masayang kausap? Eh palagi nga kitang tinatarayan dyan. Mahinang tumawa si Gray. Alam mo kanina, natuwa sa akin si Daddy. Ang sabi niya, natutuwa raw siya dahil seryoso ako sa trabaho ko bilang janitor. At sana raw ay magtuloy-tuloy na ang pag-iseseryoso ko. Siguro ito nang pinakamatagal na wala akong ginawang kalokohan. Kada linggo kasi o minsan, may sunod-sunod na araw pa nga na puro gulo ang inaatupag ko. Pero ngayon, enjoy lang ako sa pagiging janitor ko. At lahat yun ay dahil sa'yo. Salamat, Isabella. Dahil tinuruan mo ko kung paano magpahalaga sa trabaho ng pagiging isang janitor. Hindi pala madali. Alanganing napangiti sa Isabella. Seryoso na kasi ang mukha ni Gray habang nagsasalita. Hindi tuloy siya sanay. Siya nga pala. Palagi ka bang tumatambay dito sa labas? Pag-iiba ng usapan ni Gray. Ah, hindi naman sa araw-araw. Madalas lang. Lalo na kapag ang init ng sobra sa loob ng bahay. Dito kasi ay malamig dahil nga sa sarap ng simoy ng hangin. Lumingaling si Gray sa paligid. Masarap din palang ganito, no? Yung bang tatambay ka sa labas para makalanghap ng sariwang hangin. Sa amin kasi, dahil sa may pera kami, hindi na namin ginagawa ang ganito dahil may aircon naman. Kumbaga, lahat ng problema namin ay may solusyon agad. Pero minsan nakakasawa rin pala. Minsan pala, masarap dumanas ng hirap. Narealize ko yon simula ng maging janitor ako. Masaya rin naman talagang maging mahirap. Kapag mahirap ka kasi, doon lalabas yung pagiging madiskarte mo para matugunan ng pangangailangan mo. Yun bang masaya ka na kahit na kakarampot na pera lang kinikita mo? Yun bang masaya ka na sa unang beses mong makakain sa isang mamahaling kainan? Saad ni Isabella sabay ngiti. Tumingin si Gray kay Isabella. Nagkwentuhan silang dalawa at inabot ito ng ilang oras. Madaling araw na nang makauwi si Gray dahil napahaba ang kwentuhan nilang dalawa ni Isabella. At bago pa man matulog si Isabella, napangiti na lamang siya. Naisip niya na mabait naman pala talaga si Gray. Sadyang pasaway lamang ito. Hanggang sa lumipas na ang ikatlong buwan ni Gray bilang isang janitor. Tuluyan ang ibinigay ni Alberto sa kanyang anak na si Gray ang kanilang kumpanya. Nakita niya kasi na nagbabago na ang kanyang anak. Isang masayang event ang naganap sa kanilang kumpanya. Gray, alam mo na siguro na aalis kami ng mami mo
pupunta na kami sa ibang bansa. Magbubuhay binata at dalaga muna kaming dalawa. Palaguin at pagyamanin mo tong kumpanya natin. Sana'y magbago ka ng talaga. Sabi ni Alberto sa kanyang anak. Ngumiti naman si Gray. Yes, Dad. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po pababayaan ang kumpanya natin. At isa pa, gusto ko na rin po talagang magbago. Dahil gusto kong ipakita sa babaeng mahal ko na kaya kong magpakatino. Kaya kong ayusin ang sarili ko. Ngumisi si Alberto. At ang babaeng mahal mo ay walang iba kundi si Isabela. Tama ba? Mahinang tumawa si Grace sabay tango. Yes, Dad. Minahal ko siya dahil sa magandang katangian niya. Sa kanya ako natuto kung paano magpahalaga sa isang bagay. At gusto kong ipakita sa kanya na kaya kong magseryoso sa buhay. At yun ang gagawin ko, Dad. Sawa na po ako sa panlokohang relasyon. Gusto ko na po ng seryosohan. Mabuti naman kung ganun, anak. Masaya ako dahil natuto ka na. Sana'y magtuloy-tuloy na yan at huwag ka nang magpapasaway pa. Sabi ni Alberto sabay ngiti. Masaya si Gray dahil siya na ang CEO ng kanilang kumpanya. At matapos nilang mag-usap ng kanyang ama, hinanap ng kanyang mata si Isabela. Nang makita niya ito, agad niyang nilapitan ng dalaga. Wow, napakaganda mo naman, Isabela. Bagay na bagay sa iyong suot mong dress. Nakangiting sambit ni Gray. Nahihiyang hinawi ni Isabela ang kanyang buhok. Huwag kang maingay dyan. Bakit ka ba nandito? Hindi ba dapat nandun ka lang sa unahan? Dahil ikaw ang bida ngayong gabi. Grabe ka naman sa bida. Tapos na kami mag-usap ni Daddy, pati na ng ibang board of directors. Gusto kong ikaw naman ang makausap ko. Saad ni Gray, sabay ngiti ng matamis. Napakagatlabi si Isabela at kalaunan ay umirap. At ano naman ang pag-uusapan natin? Wala naman tayong pag-uusapang mahalagang bagay. Meron kaya. Di ba sinabi ko sa'yo na kapag ako ng CEO ng kumpanyang to, gagawin kitang sekretary. Namilog ang mata ni Isabela. Ha? Akala ko nagbibiro ka lang. Mabagal na umiling si Gray. Hindi ako nagbibiro. Totoo ang sinasabi ko. At ngayong ako na ang CEO, handa ka na bang maging sekretary ko? Tumingin si Isabela kay Gray. Ilang segundo rin yon bago siya nagsalita. Hindi ko alam eh. Pag-iisipan ko muna. Ayoko mag-desisyon agad. Aniya, sabay iwas ng tingin. Kumunot naman ang noon ni Gray. Ha? Bakit kailangan mo pang pag-isipan? Ayaw mo ba sa offer ko? Gusto ko kasi na palagi tayong magkasama. At isa pa, hindi naman kita pahihirapan. Hindi kita uutusan ng uutusan. Gusto ko lang ng kausap. At mas okay nga yung posisyon mo na yon para hindi ka na mahihirapan pang maglinis. Kinagat ni Isabela ang pang-ibaba niyang labi. Sa totoo lang, ayos sa kaniyang offer ni Gray. Para nga naman palagi niyang makasama ang binata. Pero ayaw niya lang makarinig ng hindi magandang salita sa mga empleyado dito. Basta. Hayaan mo muna akong mag-isip, okay? Hindi ka naman nagmamadali, hindi ba? Nakangiwing sabi ni Isabela. Umiling si Gray. Hindi naman, pero sana'y pumayag ka. Nga pala, kumain ka na ba? Kumuha ka lang ng kumuha ng pagkain. Maraming pagkain dito. Oo, kumain na ako. Mamaya naman ulit. Pahinga lang ako saglit. Nga pala, pwede bang maging Sharon dito? Sabi ni Isabela sabay ngiti. Kumunot naman ang noon ni Gray. Ha? Anong maging Sharon? Gumisi si Isabela. Magbalot? Mag-uwi ng pagkain? Natawa si Gray. Pwede. Ano bang gusto mong balutin sa mga yan? Sambit ni Gray sabay turo sa mga pagkain. Pwede bang lahat? Para matikman lahat ng mga kapatid ko. Kaso nahihiya ako eh. At wala rin akong dalang plastic. Saad ni Isabela sabay ngiwi. Muling natawa si Gray. Loko. Huwag namang plastic. Ako nang bahala. Sasabihin ko yung caterer na pagbalutan ka. Sa Tupperware na para naman magandang tingnan. Okay? Sumilay ang malawak ng ngiti sa labi ni Isabela. Talaga? Asahan ko yan ha? Kahit mamaya ako nakukunin. Yun bang wala lang mga tao para hindi naman nakakahiya? Sige lang, basta ikaw. Sabi ni Gray, sabay kindat. Lumipas ang ilang araw. Nakaramdam ng lungkot si Isabela habang naglilinis.
Kahit papaano, ay nasanay din kasi siya na palaging may kausap. Palagi kasi silang nagdadaldalang dalawa ni Gray. Kaya naman hindi niya gaanong nararamdaman ng pagod habang naglilinis siya. Ayos ka lang? Bakit parang ang lungkot mo? Muntik nang mabuwal sa kanyang kinatatayuan si Isabella nang magsalita sa kanyang likuran si Gray. Mabuti na lang at nahawakan siya sa bewang ng binata, kaya hindi talaga siya natumba. Nagkatitigan silang dalawa ng ilang segundo bago umayos ng pagkakatayo si Isabella. Ha? Anong malungkot? Hindi ah. Sadyang ganito lang ang mukha ko kapag naglilinis. Alang namang nakangiti ako, hindi ba? Eh hindi naman ako masaya. Sabi naman ni Isabella. At bakit hindi ka masaya? Dahil ba hindi mo na ako kasamang maglinis dito? Bakit ba kasi ayaw mo pang tanggapin ang offer ko sa'yo? Para naman, magkasama na tayo palagi. Sabi ni Gray. Bahagyang umatras si Isabella palayo kay Gray. Ayoko nga eh, kasi nga nakakahiya naman. Galing sa pagiging janitress tapos biglang magiging sekretary mo? Ano yon, magic? Huwag na. Ayos naman ako dito. Masaya naman ako. At saka huwag mo na akong intindihin. Lumungkot ang mukha ni Gray. Eh gusto nga kitang makasama. Sige na, pumayag ka na. Umiling si Isabella. Hay nako Gray, huwag ka nang makulit dyan. At isa pa, umayos ka nga. Huwag mo na akong masyadong kausapin dahil ikaw na ang CEO dito. Dapat busy ka na sa office mo, okay? Sige na, maglilinis pa ako. Bye na. Sabi ni Isabella sabay alis. Malungkot na sinunda ng tingin ni Gray ang papalayong si Isabella. Nalulungkot siya dahil hindi na niya masyadong nakakausap ang dalaga at tila ba hindi na siya sanay na hindi ito nakikita. Sa loob kasi ng 3 buwan niya bilang janitor, palagi silang dalawang magkasama. Lumipas pa ang mga araw. Madalas nang nagtatago si Isabella kapag nandyan si Gray. Kaya naman kapag hinahanap siya ni Gray, hindi siya nito makita. Ayaw na kasi ni Isabella na maging close pa silang dalawa. Lalo pat CEO na ng kumpanya si Gray. Nakarinig kasi ng hindi magandang balita si Isabella mula sa isang empleyado sa kanilang kumpanya, kung saan sinabi nito na nilalandi niya raw si Gray. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Para kang pinagbagsak ng langit at lupa. Natatawang tanong ni Mark sa kaibigan niyang si Gray. Bumuntong hininga si Gray. Nalulungkot lang ako dahil hindi na kami nakakapag-usapan ni Isabella. Hindi ko na siya masyadong nakikita. Siguro kapag nasa isang floor ako, nasa kabila naman siya, naglilinis, kaya hindi kami magkatagpo. Ah, okay. So lovesick palang problema mo. E umamin ka na ba sa kanya? Alam ba niya na may gusto ka sa kanya? Marahang umiling si Gray. Hindi pa ako umaamin talaga eh. Pero pinaparamdam ko naman sa kanya. Kumbaga, sa mga banat ko, ganun. Natawa si Mark. Alam mo Gray, ang mga babae kahit na alam nila o ramdam nila na may gusto ka sa kanila, hindi magbibigay ng motibo yan hanggat hindi ka nauuna. Siyempre, babae sila. Parang hindi maganda sa kanila kung sila pang unang magbibigay ng motibo. At isa pa, mas gusto nila na maririnig nila sa bibig ng lalaki na gusto sila. Kumbaga, kailangan nga aamin tayo mismo sa kanila. Napaisip bigla si Gray. Naisip niya na siguro kaya hindi binibigyang halaga ni Isabella ang nararamdaman niya ay dahil inaakala ni Isabella na nagbibiro lang siya. Sige, gagawin ko ang sinabi mo. Pero kasi gusto ko na talaga siyang babaeng makasama ko eh. Sigurado na ako sa kanya. Sabi naman ni Gray. Umarko ang kilay ni Mark. Talaga? As in, mahal mo na siya? Mabilis na tumango si Gray. Oo, mahal ko na siya. Ramdam ko yun sa sarili ko. Hindi ko naman kasi ito naramdaman sa mga babaeng dumaan sa buhay ko noon. Wala, as in wala. Kay Isabella ko lang ito naramdaman. At isa pa, natatakot ako na mawala pa siya sa akin. Napakaganda pa naman niya at may maganda pang katangian. Kaya sigurado akong maraming lalaking magkakandara pa sa kanya. Ngumisi si Mark. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala. Isang linggong lumipas. Nagtataka man ay pumayag si Isabella na kumain sila sa labas ni Gray. Namangha siya nang makitang magandang setup ng dinner table.
Sa isip niya, ang romantic naman ang pagkakasetup sa paligid. Nang makaupo silang dalawa, napalunok si Isabella nang hawakan ni Gray ang kaniyang kamay. Isabella, gusto ko lang na malaman mo na mahal kita. Oo, mahal na kita. Alam ko sa sarili ko na mahal kita. Kung iniisip mong nagbibiro lang ako, nagkakamali ka. Mahal kita, Isabella. Kaya sana lang, pagbigyan mo kong mahalin ka. Hindi ko ito naramdaman sa ibang babae, kundi sa'yo lang. At nagawa kong mahalin ka dahil sa katangiang meron ka. Seryoso at diretsahang sabi ni Gray. Napaawang naman ang bibig ni Isabella sa ginawang pag-amin sa kanya ni Gray. Hindi niya makapa ang kanyang sasabihin, pero isa lang ang sigurado siya. Masaya siyang malaman na mahal pala siya ni Gray. Handa akong magpakatino para sa'yo, Isabella. Handa akong baguhin ang buong pagkatao ko para sa'yo. Handa akong magpaalipin para sa'yo, Isabella. Kaya sana ay pagbigyan mo ako sa hiling kong mahalin ka. Nagsusumamo ako sa'yo. Lumunok ng laway si Isabella. Ngayon niya lang nakita na ganito sa kanya si Gray. At ramdam niya ang sinseridad sa bawat kadagang binibitawan ng binata. Pero hindi ka ba nahihiya sa sasabihin ng ibang tao sa'yo? Siyempre mayaman ka. Sasabihin nila anong nakain mo at bakit nahulog ka sa isang kagaya ko. Mabilis na umiling si Gray. Wala akong pakialam sa kanila. Sino ba sila? Ano ko ba sila? Bahala sila sa buhay nila. Kung gusto nilang dumakdak dyan. Ang mahalaga sa akin ay ikaw lang, Isabella. At wala nang iba pa. Kaya sana pagbigyan mo ako. Matamis na ngumiti si Isabella. At saka hinawakan na rin niya ang kamay ni Gray. Oo na, sige na. Pagbibigyan na kita. Basta yung pangako mo ha, na magpapakatino ka na. Naiiwas ka na sa mga gulo o kalokohan. Sabi ni Isabella sabay ngiti. Hindi naman napigilang mapaiyak ni Gray. Talaga? Maraming salamat, Isabella. Pangako, lahat ay gagawin ko para sa'yo. At ang lahat ng sinabi ko ay tutuparin ko. Hinagka ni Gray ang kamay ni Isabella. At pagkatapos ay tumayo pa siya mula sa kanyang kinaupuan para lang mayakap ang dalaga. Isang buwan din niyang niligawan si Isabella bago naging sila. Pero hiniling ni Isabella na maging sikreto lang ang kanilang relasyon dahil nahihiya pa rin si Isabella sa mga sasabihin ng ibang tao. Pinagbigyan naman siya ni Gray. Tanging ang mga magulang lang nila ang nakakaalam at ang kaibigan nila. Alam mo anak, mas mabuting ikaw nang gumawa ng aksyon para hindi na sikreto pa ang relasyon niyo. Sabi ni Alberto, naka-video call ang anak niyang si Gray. Yes, Dad. Yun nga po ang plano ko talaga. Hindi ko kasi kaya na ganito lang kami. Gusto kong malaman ng lahat na siya ang babaeng mahal ko. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Sabi naman ni Gray. Napangiti ang kaniyang ina. Tama yan, anak. Ipagsigawan mo sa maraming tao na mahal mo si Isabella. Tumango si Gray. Yes po, Mami. Yun po ang gagawin ko. Okay, sige anak. Basta, sabihan mo lang kami kung kailan ang kasal niyong dalawa, ha? Para makauwi kami agad ng Pinas. Sabi ni Alberto sabay kindat. Hindi naman maiwasang kiligin ni Gray kapag naiisip niyang ikakasal silang dalawa ni Isabella. At dahil doon, nagsimula na siyang umisip ng paraan kung paano niya ipagsisigawan sa maraming tao na mahal niya si Isabella. Love, sa susunod na araw may event sa kumpanya ha? Magsusukat ka ng pinakamagandang damit. Kaya aalis tayo mamaya para bumili ng masusuot mo. Sambit ni Grace sabay ngiti. Tumaas ang kilay ni Isabella. Ha? Anong event? Anong ganap sa kumpanya? Basta, pasasalamat ko lang yun sa mga empleyado dahil sa pagiging hardworking nila. Magpapalaro ako at may papremyo na cash para naman maging masaya ang lahat. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Isabella. Wow, ang galing mo naman, love. Talagang may pakialam ka sa mga empleyado mo. Oo naman, no. Kasi kung wala sila, hindi ko naman mapapatakbo ng mag-isang kumpanyang to. Hindi ko ito mapapalago ng ako lang. Kaya dapat lang na bigyan ko sila ng reward. Sad ni Gray, sabay ngiti.
Sumapit na ang araw kung saan may pa-event si Gray sa kaniyang mga empleyado. Nagpalaro siya kung saan may mga papremyo kagaya ng pera at mga appliances. Akala ni Isabella ay simpleng event lang yon. Pero ang hindi niya alam, may pasabog pala ito sa huli. Magandang gabi sa inyong lahat. Masaya ako na naging masaya ang event na ito. Masaya ako dahil napasaya ko kayo. Pero hindi lang dito nagtatapos ang event na to. Dahil gusto kong malaman lahat ng naririto na may isang babaeng nagturo sa akin kung paano magpahalaga sa mga bagay. Nagturo sa akin kung paano maging mabuti sa kapwa. At siya rin ang nagpatino sa akin. Kaya naman gusto kong malaman nyo na kahit na hindi kami magkapareho ng estado sa buhay, mahal na mahal ko siya. Dahil sa pag-ibig, walang mayaman o mahirap. Hindi hadlang ang anumang pagkakaiba ng dalawang taong nagmamahalan. Kaya sa oras na ito, gusto kong malaman ng lahat kung sino ang babaeng tinutukoy ko. Walang iba, kundi si Isabella Enriquez. Tumapat ang spotlight kay Isabella. Hindi naman alam ni Isabella ang kanyang gagawin dahil nabigla siya sa mga nangyari. Napatingin sa kaniyang lahat ng tao at pagkatapos ay nagpalakpakan ang mga ito. Mahal kong Isabella, pwede ka bang umakyat dito sa stage? Nakangiting sabi ni Gray. Napalunok naman si Isabella bago naglakad ng mabagal patungong stage. Nahihiya siya sa mga nangyayari, pero may parte sa kanya ang nagdiriwang dahil tila ipinagsigawan ni Gray sa maraming tao na mahal siya nito. Nang makakit siya sa stage, hinawakan siya sa kamay ni Gray. Isabella, hindi mo lang alam kung gaano kita kamahal. Kaya ako ginawa ang bagay na to para malaman mo na handa akong ipagsigawan sa maraming tao na mahal kita. At palagi mong tatandaan na dapat ay wala tayong pakialam sa sasabihin nila. Dahil ang mahalagay tayong dalawa lang, wala na akong mahihiling pa, kundi ikaw lang, Isabella. Kaya sa araw na to, gusto kitang tanungin. Will you marry me? Lumuhod sa kaniyang harapan si Gray kasabay ng paglahad nito ng singsing. Malakas na hiyawan at sigawan ang bumalot sa paligid. Napaiyak naman si Isabella. Napaiyak siya dahil sa tuwa. Oo, Gray. Pakakasalan kita. I love you, love. Umiiyak na sambit ni Isabella. Napangiti naman si Gray at agad na isinuot sa daliri ni Isabella ang singsing. Pagkatapos ay siniil niya ng halik si Isabella. Wala na siyang pakialam pa sa mga tao sa paligid. Mas lalong naging maingay ang lahat dahil nagsigawan ito kasabay ng palakpakan. Mahigpit na niyakap ni Grace Isabella nang magkahiwalay ang kanilang mga labi. I love you too, Isabella. Bulong ni Grace sa tenga ni Isabella. Makalipas lang ang isang buwan ay ikinasal na kagad sila. Tuwang-tuwa naman ang mga magulang ni Gray dahil sa wakas, nagbago na ng tuluyan ang kanilang anak. Congratulations anak! Bigyan nyo na kami ng apo. Aba, tumatanda na kami. Nagkatingin na naman sina Gray at Isabella. Actually dad, buntis na po si Isabella. 2 weeks na po siyang buntis. Nakangiting sabi ni Gray. Nanlaki naman ang mga mata ni Alberto. Talaga? Yes! Lolo na ako! Sigaw nito. Nagtawanan silang lahat, habang sina Gray at Isabella naman ay nagyakapan. I love you, hubby. Nakangiting sambit ni Isabella. I love you too, wifey. Sambit ni Gray, sabay halik sa labi ng kaniyang asawa. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po si Inday Series at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.